Problema ngayon ng mga taga Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte ang nasirang dike sa kanilang lugar matapos manalasa ang bagyong Paeng. Nasa front line ng balitang yan si Mon Gualvez. Halos lumubog sa Simway River ang bahagi ng diking ito sa bayan ng Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Sa kuha sa himpapawid, makikita rin kung gaano kalaki ang nasirang bahagi ng dike. Ayon sa lokal na pamahalaan, bumigay ang dike dahil sa pag-apo ng ilog at malakas na ragasa ng tubig ng manalasang bagyong Paeng. Masyadong malakas yung ano eh, almost the whole night yung rain. So yung dumaan na tubig dito sa kuan, yung volume, hindi po nakayanan ng dike, no. Malaking bagay pa naman ng dike para maproteksyonan ng mga naninirahan sa paligid ng Simway River laban sa baha. Nasa 15 taon na napapakinabangan ng mga taga-Sultan Kudarat itong dike. At ngayong nasira nga ang ilang bahagi nito, ganoon na lamang ang pagpupursige ng mga taga rito na makagawa ng nasa 10,000 sandbags na kahit temporary o pansamantala lamang, malaking tulong daw sa kanila para makaiwas sa banta ng baha. Maging ang ilang estudyante gaya ni Al Nawaf, tumutulong para gumawa ng sandbag. Para walang baha, para rin sa amin ito, para di mayokan ng bahay namin. Kasi wala namang klase. Para din sa barangay din namin. Mababa din sa amin. Mababa. Madaling paan ng tubig. Iniutos ng Sultan Kudarat LGU na kailangang magpadala ng 10 volunteers mula sa 39 na barangay ng bayan para mas mabilis matapos ang mga sandbag. Pangamba kasi nila, hanggat hindi naaayos ang dike, baka maulit ang sitwasyon noon na halos araw-araw daw binabaha, hindi lamang ang Sultan Kudarat, kundi pati na rin ang Cotabato City. Pag hindi po na-repair, yung experience namin for 6 years dito na, every time na uulan, kahit konting ulan, may baha. So yung highway hindi po nadadaan, minsan the whole day hindi nakakadaan papuntang Davao, other municipalities. Sa situation briefing kahapon, kasama si Pangulong Bongbong Marcos, pinatututukan niya ang kalidad ng mga ginagawang dike sa probinsya. Ngayong araw naman, nagdeklara si Pangulong Marcos ng state of calamity sa Calabar Zone, Bicol Region, Western Visayas at sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Magtatagal ng 6 na buwan ng state of calamity, maliban na lamang kung bawiin ng Pangulo ng mas maaga. Sa ilalim ng state of calamity, papayagan ng mga LGU na gamitin ng calamity fund. Magkakaroon din ng price freeze sa mga pangunahing bilihin. Magbibigay din ng GSIS, SSS at Pag-ibig ng calamity loan ng walang interes. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!